Ay, grabe! Sobrang na-miss ko kayo mga subscribers ko. Ilang araw din po tayo nawala. At hindi ako nakagawa ng video. At yon ay tanin na lang po madaling araw kami nakabalik dito sa Mindoro. At awa ng Diyos ay natapos din natin yung ating mga dinalaw. At ayan po. At mabuti naman at walang nangyaring abyerya sa daan na kung saan ay talaga namang nakakapagod mag-drive. Ayan. At grabe talaga. Sobrang pagka-miss ko sa inyo. Ilang araw din po. At miss na miss ko po talaga kayo. Ayan. At parang napapansin ko ay para yatang lalo pa kayong gumanda ngayon at gumawa po. Di ba? Grabe ha. Anyway, sinasabi ko nga po sa inyo, kapag ka tumututok kayo dito sa Birana Live Studio TV, aba ay hindi mapipigilan ang inyong pagiging magandang lalaki, pagiging magandang babae. Hindi kagaya nito mga nandito sa politiko, mga mukhang bayawak na, mga mukhang ulupong pa. Ayan. Ay, at ito pa. At ano man kapagod ang imaginin mo, magmula rito sa amin sa Mindoro, binaybay namin yan all the way. Malayo pa po dito sa Ampere sa amin, binaybay namin yan. Hanggang tumawid kami ng Batangas, hanggang binaybay namin kahabaan ng Laguna, Cavite, ayan, at yun nga, Skyway, Expressway, hanggang makarating kami dyan sa Bulacan. Pagkatapos na sa Bulacan, dumiretso na po tayo ng Bataan. Pag galing ng Bataan, bumalik tayo sa San Fernando, Pampanga, diretso na po ng Tarlac. Ayan, at kaya kaninang madaling araw lang po kami nakabalik dito sa Mindoro. Ayan, at okay na po, sobrang napakasaya. Dahil nga po nakita ko ulit yung aking mga kababayan at kahit pa paano ay nagkaiyakan. Grabe ang yapos nila sa akin. At sobra. Iyakan at kasi actually po yung mga tao ko lang ang nakakapunta talaga regular doon at madalang po talaga akong pumunta. Ay dahil nga po sa matanda na ako. Kaya hindi basta-basta rin na naglalabas ako. Yun lang po mga tao ko ang alam naman po nila yung mga pinupuntahan namin. So pinapabayaan ko ho sila ang dumalaw pa sa mga dinadala natin. Ayan. At ngayon nga po ulit ako nakasama sa kanila dahil na-miss ko na rin po sila. Ayun, iyakan, iyapusan, bagamat masama ang pakiramdam ko dahil talagang inubo ako dahil nga yung ulan-ulan. At hindi maiwasan, hindi mabasa, lalo na pag bumaba. At yun nga, ayun, at awa ng Diyos ay nadalaw naman po natin lahat. At grabe, grabe yung feelings ng yung bang makita mo sila na nami-miss ka nila ganun. At yun nga sabi ko, talagang iyakan at yapusan talaga. Anyway, ayaw ko po maging emotional dito ngayon dahil gusto ko pong maging masaya tayo ngayon. At yun po ay sobra ang kumbaga hindi kayang bayaran ng kahit na magkanong halaga yung naramdaman kong kasiyahan na makita ko, maikutan ko lahat yung aking mga dating inuikutan. At talaga naman pong walang katumbas na halaga yung kasiyahan ko. Ang hindi ko lang po kasi maintindihan ay bakit kaya ganun? Yung ibang tao, napakasaya nung kahit na papaano ay makakapag-abot ka nung alam mo na makakatulong sa kanila. Yung alam mo na maisasalba mo sila sa yung mga pangsamantalang pangangailangan nila. Napakasaya po eh. Pero bakit kaya itong mga politikong ito ay sa halip sana na tumulong sa lahat dito sa ating mga kababayang mahirap dahil talaga naman po napakarami. Sabi ko nga po noon, kung gaano po karami yung ating dinadalaw, dumubli po
yung mga additional ng mga ating mga na masabi, ayoko pong magsabi na natutulungan, yung dinadalaw. Ayan. At hindi ko maintindihan dito sa mga politikong ito na may mga konsensya kaya itong mga ito. Sa halip na tumulong sila dito sa mga kababayan nating hirap na hirap sa buhay, wala pa rin silang wala pa rin talaga silang iniintindi kung paano ang magnakaw. Di ba? Grabe. At ngayon lang ako nakakita ng administration na walang ginawa kundi ang at walang pakialam sa mga kanyang mga nasasakupan ng kababayan. Hindi ko alam kung may mga puso pa ba ito o may mga budhi pa ba ito. Ay kagaya na lang po yung balita. Yung nga pumunta sila ng Tawi-Tawi, hindi po ba? Na namigay daw kuno sila doon 5,000 daw pala na mga tao yung mga binigyan nila ng tigta 3,000. Okay, 5,000 na tao 'yan. So more or less mga 15 million pesos. Kung yun nga ay totoong 3,000. Ang problema po nito, utang ina, nagpa-picture sila doon na 3,000 kuno, yung pala 300 lang pala yung mga eksaktong binigay nila. 300, may 500, ganun lang po. So ngayon, pero naka-compute na yun sa 15 million. Kasi hindi naman nilang ibabalik yun eh. Ibo, binulsa nila. Yun po yung sinasabi ko. Sa halip nga natulungan ito, mga all the way itong mga kababayan natin, sila pa mismo ang kumikita sa pamamagitan ng pangungupit itong mga animal na ito. Sana nga mapitpit na lang yung mga ulo ninyo, mga hayop kayo. Nakakagalit lang dahil grabe. Di sana, wala pong problema. Hindi po natin kuni-question yung pagtulong. Hindi po natin kuni-question kung yung, sige, ipamigay nila, mamigay sila na mamigay, okay lang po yun. Wala pong question doon. Ang problema po nito, mamimigay sila ng 3,000 kuno. Tapos 300 lang pala yung eksaktong na ibibigay. Kaya, kanina ko pa po sinasabi, kinupit na nila yung iba. Ang laki ng kupit nito, mga hayop nito. Grabe. Ayaw ko kung ano ang kulay ng abdon nitong mga ito. Hindi ko maintindihan ako, mga tao pa ba ito? Or mas masahol pa sa hayop. Sa totoo lang, itong mga hayop, may mga konsensya ito, may mga puso itong hayop. Pero itong mga politikong ito, walang puso. Ha? Yung aso na lang. Grabe, kung papaano magmalasakit yan sa kanyang among kinikilala. Ha? Talagang kanyan. Talagang all the way ang kanyang pagmamahal sa kanyang amo na kinikilala. So ano po ba ang ibig ko sabihin dito? Ganon din po itong mga tao. Siyempre, amo din. Kung tutuusin nga, tayong mga ordinaryong Pilipino ang amo nitong mga animal na mga politikong ito. Pero baliktad ang nangyayari. Sila ang tinuturing nating mga amo, ang kakapal ng mga pagmumukha nitong mga hayop ito. Kaya hindi ko nirerespeto itong mga animal na ito. Basta ang pagkakalam ko, pag politiko ka, ay talagang kawatan ka. Yan ngayon ang nakatatak sa utak ng mga tao ngayon. Kaya sapul talaga. Sapul yan, naririnig nyo sa akin na wala po talaga akong plano-plano na pumasok dyan sa politika, dahil alam ko na po na kapag ka nandiyan ka na, ang tingin sa iyo ng mga tao, isip sa ng mga tao sa ganyan, mga basura, mga kamura-mura, mga kasumpa-sumpa itong mga politikong ito. Kaya yun po madalas nyo narinig sa akin. Ngayon na lang po ninyo naririnig sa akin na ngayon, papasukin ko ang politika ngayong 2025 dahil lang hindi para kung ano paman, kundi malipol lang itong mga putang inang mga politikong mga kawatan nito. Yun naman po. Pero para mukhang malabo talaga, dahil unang-una, hindi po natin pwedeng ipangahas itong mga subscribers natin, dahil 48,000 pa lang po ang ating subscribers.
Pero okay lang po yun. Wala naman problema sa akin. Talaga naman ayaw kong pasukin yan eh. Kaya ko lang papasukin yan dahil nga po dito sa gusto kong malipol na lahat ng mga kawatan na ito. O tingnan nyo, sa galit yata ng mga taga-Tawi-Tawi, nilason. Hindi natin sigurado kung nilason nga ba o nalason dahil sa katakawan nito mga politikong mga kawatan na nga matatakaw pa. Pumunta lang sila doon para magpa-picture na namigay ko noon ng 3,000 piso. Ganyang kahayop ito. Pangalawa, oh, tingnan mo, si Bangag, kasama yung kanyang mga alipores ng mga kawatan, pumunta sila ng Brunei. Ay, naikot, sa 2 taon, naikot na niya eh. Wala pa nga, hindi pa makapagpahinga rito ng 2 linggo, lalayas naman eh. Tingnan nyo, pumunta ng Brunei, ngayon nasaan? Nasa Singapore! Ano yung mga sinasabi niya dati ng mga investment na yun na papapasukin dito? May mga nag-pledge ng billion-billion, million-million ang binabanggit ito. Pero ni Sintabos, walang pumasok dito sa Pilipinas. Anong ginawa? Nagwaldas lang ng pera ng Pilipino. At isa na ako dyan sa malaking contributor na mga winawaldas itong mga animal na ito. See? Kaya anong sabi nitong mga dinadalaw ko? Kapag nga raw nagkamali silang magawi dyan sa kanila dito mga dinadalaw ko, kahit pa makulong na raw sila, basta ang mahalaga rito, madurog nila yung mga ulo nitong mga politikong mga kawatan na ito. See? Ganon kagalit. Ganon ang galit. Karami yan mga yan. Dito mga kababayan natin, dito sa gobyerno ito. Sagad ang pagkagalit. Imaginin mo, makakapagsalita sila ng ganun. Sa kahit na anong paraan, basta makita nila ng mga kawatan na pupunta diyan, maliligaw sila na mangangampanya ulit. Dudurogin na nila ang ulo. Tama lang. Pag dinurog ninyo, walang problema. Dito kayo sa akin tumakbo. Sumiksik kayo rin sa mga kuiba rito. Tingnan ko lang kung baka may makakasunod pa sa inyo rito. Maging ako talaga, sinasabi ko yan eh. Sa galit ko. Lalo dito kay Gadon na animal na ito, na patay gutom na ito, hampas lupa na patay gutom pa, ang pangit pa. Hindi lang ang pangit pa, ang laki pa ng ilong. Tapos sasabihin niya, na nag-iinarte lang daw yung palalabasin na maraming mga mahihirap natin kababayan ay maraming nga daw na tao dyan sa mall. Yan ba ang basihan mo? Kung maraming tao dyan sa mall, ay yan ang basihan mo at wala naghihirap na natin Pilipino. Kaya yun ang madalas ko sinasabi rito. Naghahamon ako rito sa inyo kahit na sino sa inyo mga animal kayo. Dadalhin ko kayo rito dito sa mga tao, mga dinadalaw ko. Dinadalaw ng team ko. Para maintindihan ninyo at para hindi yung salita kayo ng salita na wala kayong basihan, hindi naman kayo umaalis dyan sa mga opisina ninyo na nagbubutas lang kayo ng upuan dyan ng mga animal kayo, tapos pinapasahod namin kayo bukod pa yung mga kinukulimbat ninyo mga animal kayo dahil sa pangungupit ninyo, mga buwakan ng ina nyo. Kaya ang resulta, napakarami nating mga kababayan ang talaga namang walang masain. Pero pagdating ng kampanya, ang sisiga ninyo, ang galing nyo mga ako. Wala kayong ibang sinabi, kundi ang sa darating na halalan, huwag ninyong kalimutan, ako ang isulat sa inyong mga balota upang sa ganon ay paglingkuran ko kayo ng buong puso, buong katapatan kayong mga kababayan ko. Paaalwanin ko ang buhay ninyo, mga mahihirap. Yan lagi ang sinasabi nyo. Pero pag nakaupo na ako dyan, pag nanakawan ko kayo, di ba? Yan ang sinasabi nyo. Buwakan ang inin nyo.
Pero tingnan natin, nakahanda na rito yung titirador sa inyo. Buha ka ng ano nyo. Nagtatiming lang kami. Sabi ko nga sa inyo, may uuwi dyan sa Manila na nakaataol. Maniwala kayo sa akin. Yung mga ginagawa nyo rito, lalo na rito sa amin, sa Mindoro, napakarami natin mga kababayan dito ang naghihirap. Anong, mayroon pa ba kayong mga abdo? Ano kayang pa na yung mga abdo ninyo? Ano nga mga kulay yung mga abdo ninyo? Mga hinayopak kayo? Pula? Pero ang yayabang ninyo, ha? Mayroon dyan, ha? Ilan yung bodyguard? May congressman dyan, 50 ang bodyguard. Mayroong senador dyan, 50 ang bodyguard. Utang ina nyo, ang kapal ng pagmumukha ninyo. Saan nyo kinukuha yung pinapasweldo nyo sa bodyguard nyo? Ay di kinulimbat ninyo, yan ang maliwanag. Kasi hindi naman makakaya ng inyong sinisweldo lang. Yan pang, kung ninyo, pang babayad sa ganyang karaming bodyguards. Pumasok lang kayo sa politika, tapos ganyan, magbabodyguard na kayo ng ganyan. Tingnan mo, magkano lang ba sweldo ninyo? Sabihin na natin 200,000 or 300,000 na. Kasi ang presidente, nasa 400,000 lang yan. Sige nga, 50 ang bodyguard mo, mang bababae pa kayo? Ha? Isa rin yung si yung I'm everything, yung si Dionisio na parang bangkay. Ating nan mo, may kabit pala ang hayop na yan, katanda-tanda na. Pag nag-a-abroad pala yung hayop na yan, kasama yung kabit. Ito yung mga dapat sinusunog eh. Sa totoo lang ha, mayroon na dito sa anak ko. Baka sa, para lang malaman ninyo. Nagpunan ako dito, naglalagay ako rito ng chamber ng cremation. Dahil pag nahuli kayo ng mga tao ko, ikikremate na namin kayo dito. Or either yung sinasabi ko para mapakinabangan kayo nitong mga buaya ko dito sa basement ko, ipalalaman ko kayo. Nakakagalit lang kayo. Wala na kayong ginawa sa bayan, kundi ang pahirapan ang taong bayan. Tapos kung ano-ano pa mga propaganda ang ginagawa ninyo, ang wala kayong ibang alam gawin kundi ang siraan yung kapwa ninyo, pero kayo rin ang mas masahol na kawatan. Ilang bang bisis na nga nag-travel itong si Bangag na ito? Ha? Magmula nung maupo ito, mga isang linggo ma-istere ito, dalawang linggo, lalayas na naman. Ngayon nga, dalawang bansa, Brunei at saka itong Singapore. Sige! Ang kapal ng pagmumukha ng mga putang nan to. Ha, anong pinagagawa? Wala naman nakukuhang investor dito. Kundi puro pledges. Ha, nasaan? Oh. Para malaman ninyo mga kababayan ko, dito magpanik na kayo. Ang dolyar ngayon kontra piso 58 na. Anong ibig sabihin? Bagsak na ang piso. Parang ang mangyayari niyan, magiging wala ng halaga yung piso na yan. Imagine nyo, 58 ang isang dolyar. Ano pa yung mga dapat ninyong i-imagine doon? Adi wala na. Ano pang kwinta ng pira natin? Wala ng kwinta. Darating ang araw, nasabi ko na po yan dati sa inyo. Bibili lang kayo ng bitsen. Ha? 1,000 na yung kukunin ninyo. Bibilangin ninyo. Isang bitsen lang yan.
bagsak na po ekonomiya. Wala na. Ay, sobrang dami. Kaya yung sasabihin, wala nagugutuman. Putang ina nyo. Ako na ang nagsasabi, hinahamon ko kayo. So, ako, sasamahan ko kayo isa-isa. Kung ilang libo itong iniikutan ko. Ay, dito lang sa amin eh. Sa Mindoro lang, napakarami yan. Dalawang division ng Mindoro, isang Occidental at saka isang Oriental. Tatawid pa kami ng Bulacan, tatawid pa kami ng Bataan, tatawid pa kami ng Tarlac. Oh. Kakayanin ko ba yan? Kaya ko. Ang problema, gustuhin ko man ikutan lahat ng buong Pilipino, matanda na nga ako. Pero yung pagtulong, wala pong problema. Marami po tayong pantulong. Ang pinoproblema ko lang po, yung talagang ako mismo ang pupunta para ibig sabihin, alam ko yung sinasabi ko. Kaya nga po, ang lakas ng loob ko baghamon dito eh. Oh. Sige na. I-call nyo nga itong hamon ko. Kapag wala akong ipakita sa inyo nitong mga dinadalaw kong mga kapwa natin Pilipino, ay di patayin ninyo ako. Pero kung mayroon akong maipapakita, ako ang papatay sa inyo. Dahil sa mga pinaggagawa, wala na kayong tigil-tigil sa pagnanakaw. Paulit-ulit ko nga lang sinasabi yan, paulit-ulit ng ginawa ng Diyos itong daldal ko ng daldal dito. Pero bakit ba ayaw ninyong maniwala? Wala naman problema kung ayaw ninyong tumulong dito eh, kasi kaya ko naman tulungan. Ang problema, papaano nga, ay nag-iisa lang naman ako, kasama ko lang naman itong mga tao ko, ha? At saka itong dalawang truck lang naman itong available sa akin, paano kong maikutan itong buong Pilipinas? Dati dyan, nandyan ako sa Tacloban. Kaya nga, di ba, may video ako dyan na itong si Tambaloslos na ito, ang yabang-yabang, na mamimigay ng $2 million sa ano yan, putang inang school na yan dyan sa Amerika. Nagbigay ng $2 million. Nagyabang ang putang ina, samantalang dyan sa kababayan niya mismo, nagugutuman marami. Bakit ko alam na maraming nagugutuman dyan sa Leyte mismo, sa bayan nito mismo, Tambaloslos ito? Ay, namigay din po kasi kami dyan. Galing din po kami dyan. Kaya pwede kong ituro yung mga barangay captain na pinuntahan namin dyan na para magpa-assist doon sa mga nasasakupan nila. Hindi naman ako talaga uubra na lal. Ito nga lang biyahe namin na isang araw pa after namin maikutan itong Oriental at saka Occidental Mindoro. Ayan po, di ba kita nyo, tinawid po namin yan na tumawid po kami ng Batangas. At saka ayan, nakita nyo naman yung Skyway. Kung sabihin nyo na hindi naman totoo. Oh. Kaya yun ang sinasabi ko eh. Pag wala akong may pakita sa inyo, adi patayin niyo ako. Kasi nagbabase ako dito sa sinasabi nitong gado na mukhang kangaro na ito, na wala raw naghihirap na Pilipino. Nag-iinarte lang daw. Sa totoo lang, kahit naman may masisipag naman itong mga ito, pero kahit anong sipag nila, kung wala naman tulong ang gobyerno, ha? Di wala rin. Una pa, ngayon pa lang nag-uulan, ay mga nakaraan, yun ba, meron pa akong binidyo dyan na tuyong-tuyo, yung lupa, yung mga bitak ng lupa nga, pwede yung kasya, yung ulo ni Gadon at saka yung ulo ni Mike Abe sa lalaki ng bitak ng lupa. Paano sila magtanim? Ayan lang naman ang alam nila. Diba?
Hindi ako magsasawa rito. Kahit pa walang mag-subscribe sa channel ko, kahit pa walang manood sa channel ko, basta ito ang paulit-ulit ko sasabihin. Kahit nag-iisa na lang ang nagtsatsaga na manood sa channel ko, hindi pa rin ako magsawa. Ulit-ulitin ko ito. Dahil gusto ko kahit mapaano, makonsensya man lang itong mga animal na mga politikong ito kung meron pa silang konsensya. Kung may mga abdo pa ba ito, mga ito. Kaya hindi po ako magsasawa rito. Wala akong gagawin dito kung di magdadadaldal dito. Sa kabila ng kahirapan ng ating mga kababayan, magkano ba, hindi ba, milyon-bilyon ang ginagastos itong pagta-travel ng pamilya bangag na ito? Dalawang bansa pa yung pinuntahan. Tingnan nyo. Hindi ko maintindihan kung saan kumukuha pa ng kakapalan ng pagmumukha itong mga animal na ito. Wala na akong alam kung paano pa nilang nagagawa ito. Kahit naman hayop, eh, may konsensya, sabi ko nga eh. Dahil yung aso ko rito, pagka nakagawa ng kasalanan yan, nahihiyang humarap sa akin yan. Pero kayo, wala nang katigil-tigil kayo sa pagnanakaw sa taong bayan, pero taas nga o pa rin kayo. Ito naman mga kababayan natin, naabutan lang ng 300, ala, sige na. Sabi ko nga po rito, hindi ko po pinagbabawalan kayong tanggapin yan. Yung binibigay nito mga politikong mga kawatan na ito, tanggapin niyo po ng tanggapin dahil pira din po natin yan. Pira ng mga taxpayer natin ng mga kababayan yan. Kasama na po ako dyan. So, bawat hininga, bawat isinusubo, bawat butil na isinusubo nito mga animal ng mga politikong ito, pinaghirapan natin. Ha? Tapos nagagawa pa nila mga babae ng mga hayop nito, ibibili pa nila ng mansyon yung mga babae nila. Ang kakapal ng pagmumukha nito mga hayop nito. Sarap ng pasabugi ng mukha. Para kahit papaano ay, nako. Huh. Anyway, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na mukhang nag-down na po yung kwan. Hindi kagaya ng mga nakarang araw na ang naidadagdag nating subscriber ay 100, 150, hanggang inabot pa nga po ng 200 subscribers sa isang araw yung meron tayo. Pero ngayon po ay wala na po. Hindi na po nadagdagan. Anyway, so yun lang po. Ipinapaalam ko lang po yun sa inyo. At sinasabi ko naman po rito lagi na kung meron po ako ina-upload yan ng mga walang kakwenta-kwenta, okay lang po. At sinasabi ko po rito, darating po yung araw, magkakaroon din po ng kwenta itong mga dinadaldal kong ito. But anyway, ganun pa man, sa lahat po ng aking mga subscribers, pakaingat po kayo lagi dahil ngayon po ay diniklara na ulanin na raw po ngayon. Sabi ko nga po, ingatan niyo po ang inyong mga anak, maging kayo mismo, mag-ingat po kayo, huwag po kayong magpapaambon or magpapaulan. Maliban na lang kung hindi na talaga maiwasan, pero yung sinasabing sinasadya lang ninyo, abay huwag po. Dahil hindi po natin alam na ngayon ang takbo ng panahon. Marami na pong pamamaraan ngayon. Kagaya nga po nito, sinasabi ko, maaari niyang ulan na yan ay may kasamang virus yan. At ang virus na yan hindi po galing sa kalikasan o galing sa panahon o natural na virus, hindi po. Yan po ay gawa na rin ng tao. Isa pa, kung inyo pong sasaliksikin, marami po ang produkto ng China na nakakalason. Sa mga, ang gusto ko po, kasi sabi ko dito, hindi ko po alam kasi mag-insert dito sa, dito mismo sa screen ko. Para sana mai-insert ko sana dyan, mapanood nyo sana na yung mga marami, yung mga galing China na kinakain at dinadala rito na may mga virus na, may mga lason na.
Pakaingat po kayo dyan. Kasi, lalo yung ulan-ulan sinasabi ko, maging kahapon pa po siya, paulit-ulit ko po sinasabi yan. Dahil ako po kasi ang nakakaintindi yung mga ganyang klaseng lason, mga ganyang klaseng virus na yan. Alam ko po yan. Kaya alam ko po yung sinasabi ko. Anyway, ayaw ko po kasi na may mabalitaan isa man lang sa subscriber ko ang mapahamak dahil sa hindi ko nabigyan ng babala o warning. So ito po, winawarningan ko na po kayo. At kung halimbawa man po na basa kayo ng ulan, na ambunan kayo, maligo po agad kayo. Huwag na po kayo magpatuyo pa, maligo agad. Kasi sabi ko nga po, hindi natin alam kung yung mga ulan na yan ay may kasamang virus. Yun lamang po at ginagawa ko po ito dahil mahal na mahal ko po kayong mga subscribers ko. At dito naman po sa mga viewers ko na hindi pa nakapag-subscribe, ay huwag niya pong panghinayangan na pindutin ang subscribe. Maraming maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.